kukoreanin ka nila. Tapos, sasabihin mo, syempre, hindi ka marunong talaga mag-Korean. So, ang gagawin mo, mag-i-English ka, di ba? Para bang, may ano ba na, hindi ako marunong mag-Korean, ganyan. So, mag-i-English ka, eh sila, yung mga nasa daan na nag-a-approach ng mga foreigners, marunong din yan sila mag-English. Ang masama pa, yung iba, marunong mag-Tagalog. Annyeong, Chinggidol! Kumusta kayong lahat, guys? And ngayon, guys, ay gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo and may gusto akong i-share sa inyo. Alam niyo ba, guys, kahapon pa as in maulan, hanggang ngayon maulan. Hindi naman ganun kalakas yung ulan, as in hindi ganun kalakas. Pero alam mo yung titila tapos biglang uulan, ganun yung ulan na na-experience namin ngayon dito sa Busan. Hindi ko lang alam sa ibang part ng South Korea kung maulan din sa kanila. Pero dito sa Busan, maulan. Ayun, ito guys ay kape, coffee. As in plain coffee siya, black coffee na walang sugar. Maganda daw yun sa katawan natin. So, ayan, medyo nasasanay na ako. Kasi nag-start ako uminom ng black coffee na walang sugar nung mga nakaraang buwan pa. Siguro mag-3 months na or 4 months na akong ganyan ang iniinom ko. Kaya nasasanay na ako. So, ngayon guys ay dahil na boboring ako, tinatamad ako, and dahil nga sa, ano, sa makulimlim, gloomy yung panahon, alam mo yung wala akong magawa, hindi ko alam kung ano dapat kong gawin, kaya ano, ito, gusto kong makipag-usap, dapat nga matutulog ako, kaso nga lang, 4 p.m. pa lang, and pagtatulog ako ng ganong oras, mamayang gabi mahirapan ako matulog, kaya sabi ko, wag na akong matulog, at makikipagkwentuhan na lang ako sa inyo, diba? So, nandito ako sa upuan ng asawa ko, dahil si My Loves ay natutulog ngayon, kasi mamaya ay mag-work po siya mamayang gabi. So, ang gusto ko lang naman i-share sa inyo, guys, yung ano, yung na-experience ko kahapon and yung sinabi sa akin ng asawa ko at saka yung isa pang sa pang-vlogger na nag-comment dun sa aking video ng mga nakaraan. And gusto ko din i-share sa inyo yun kasi magandang information din po yun. Magandang warning din po yun sa mga Pinay na bago dito sa South Korea. So, umpisahan natin yung na-experience ko kahapon. Mabilis lang to, guys. Bali, ang na-experience ko kahapon, guys, nasa Subway ako and may tumabi sa akin lalaki kasi madami din naman mga ano na mga pasahero kaya yung space na ano na nasa tabi ko may umupong lalaki doon. Then yung una is ano siya nagte-text hindi ko alam kung nagte-text siya basta ako is nakatingin ako sa phone ko kasi nga nakakatamad talaga sa Subway dahil 'di ba sa ilalim 'yon. So hindi mo makikita yung labas, madilim, wala kang makikita. So isa sa mga ginagawa talaga ng mga nasa Subway ay mag-cellphone. So ako busy ako kaka-text sa friend ko. Then, itong lalaki, siguro mga ilang minuto na din, siguro 15 minutes na kami sa loob ng, ano, ng Subway, na nakikita ko siya nakaganito. Yung phone niya na patagilid. Alam mo yung parang, kung iisipin mo is, parang may binibidyohan niya o pinipicturean niya something yung, ano, yung side na dito, banda. So, yun ang naisip ko. Pero, hindi din pwede na mag-video siya or mag-picture siya kasi yung katabi niya, may katabi din siya, makikita yung ginagawa niya. And, isa sa mga ano na bawal po din yun, pwede siyang makasuhan doon. So, sabi ko, baka hindi naman. So, ayun, hinayaan ko na lang, hindi ko na pinansin. Then, mga ilang minuto, parang kinalabit niya ako and yun, pinakita niya sa akin yung, ano, yung Google Translator niya and may nakasulat doon na sabi niya gusto niyang ano, na kung pwede turuan ko daw siya mag-English kasi alam niya na foreigner ako. Pero hindi ko alam kung paano naisip na marunong ako mag-English. Oo, so, basta pinabasa lang niya sa akin, sabi niya gusto daw niya turuan ko siya mag-English tapos ayun, oo. So, sabi ko, una kong naisip, hindi pwede kasi may asawa ako. Oo, yun talaga naisip ko. Kasi, syempre, di ba, lalaki yun, ganyan. So, baka mamaya, may alam mo yung basta naging advance yung ano ko, yung aking pag-iisip. Pero, sabi ko, ay, hindi pala pwedeng isagot yun. So, sabi ko, hindi ako ganun karunong mag-English, kaya hindi ko siya matutulungan. Then, after nun, sabi niya, okay, thank you. Tapos, sabi ko, welcome. Ayun lang. Tapos hindi na ako nagsalita. Tapos siya naman is nung nag-stop sa isang station, bumaba na din siya after nung nag-usap kami. Nung kinausap niya ako,
bumaba na siya sa pagdating ng ano ng isang station, doon na siya bumaba. So ako naman, wala naman sa akin 'yon. Hindi ko naman iniisip na pwedeng alam mo parang babastusin ka or may something siyang ano balak sa akin. So pero nung ikwento ko 'yun sa asawa ko pag-uwi ko ng bahay, sabi ng asawa ko, next time pag may ganun daw na nag-approach sa akin lalo na hindi ko talaga kilala, mas maganda daw na ano na wag ko daw papansinin. Kahit na makipag-usap ako, wag ko daw gagawin. O wag ko daw sasagutin. Basta ganyan, wag ko daw sasagutin. Parang ganun lang. Alam mo yung parang mag-sign language ka na hindi ko alam, ganyan. So sabi niya, hanggat maaari, wag ko daw sasagutin. Kasi may maraming mga foreigners, mga Koreans dito sa South Korea. Hindi lahat ha, kasi hindi naman po lahat pare-pare ang ugali. Pero maraming instances po o pagkakataon dito sa South Korea na maraming Koreans yung nambabastos, nanghahara, sexually ganyan sa mga foreigners dito sa South Korea. Kasi iniisip nila na yung mga foreigners dito sa South Korea ay madaling mauto, madaling maloko, or mapaniwala. So yun ang sabi niya sa akin. And ang tawag dyan sa bagay na yan ay catcalling. Ilalagay ko yung words dyan and pwede nyo siyang isearch sa Google. O Google, or tama sa Google, pwede nyo siyang i-search para makita nyo yung buong ibig sabihin po ng catcalling. So, ayun, sabi sa akin ng asawa ko, next time daw, wag ako makikipag-usap sa kahit na kanino, lalo na't mag-isa din po ako. And may sinabi pa nga siya na isang example na about doon sa catcalling. Kasi may isang pangyayari yung Vietnam. Sabi niya, asawa ko yung Vietnam, sumakay ng taxi. Then yung taxi driver, biglang sinabi sa Vietnam, magkano yung pwede ko ibayad sa'yo para dalhin kita sa motel at mag-sex tayo. Sabing ganun nung driver. Wait lang, open ko lang kasi pusa namin gusto pumasok. So, ayun. Then itong si Vietnam, bumaba ng taxi driver, ng taxi, tapos yung nangyari na yun, sinabi ni Vietnam sa asawa niya, Koreano. And ito si Koreano, nag-report sa police, pero walang penalty or walang kaso yung driver na yun. Kasi daw, sabi, salita lang naman daw, walang ginawang pamimilit, kanyan, or paghawak doon sa Vietnam. Kaya walang kaso yung ganun. So, di ba, medyo nakakatakot yung ganun sitwasyon na makaka-encounter ka na, alam mo yung sobrang bastos, di ba? Kahit sa salita lang yun, inoferan ka na babayaran kita para punta tayo ng motel. Di ba? Sobrang nakakababa na pagkatao. Tapos, sobrang nakakabastos talaga at nakakatrauma yung ganung bagay. So, yun ang sabi sa akin ng asawa ko, hanggat maaari, huwag makikipag-usap sa mga nasa daan. And isa pa guys, isa pang gusto kong i-share sa inyo, yung sinabi ni Chelax in Korea. Ito guys ay isa siyang vlogger din dito and nag-comment siya sa akin, isa sa mga video ko, yung video ko na nakakatakot pang tumira dito sa South Korea. Oo, so yun yung and sabi ni Chelax in Korea, sabi niya, matakot sila sa mga scammer dito, marami. Mapa-Korean attack, kapwa lahi, tapos mag-ingat sa mga kumakatok sa mga bahay-bahay na adyuma. Huwag papapasukin talaga or i-entertain kasi hihingaan kayo ng pera. Yung worst if madala kayo sa storytelling nila, peperahan nila kayo. So ito guys, ang ibig sabihin dito ni Chelax in Korea, nung bago lang ako dito, isa sa mga warning na sinabi sa akin ng asawa ko talaga is huwag akong mag-i-entertain ng mga tao na kakatok sa pintuan namin. Lalo na yung mga, mga nag-o-offer na abot sa simbahan, sa mga churches. Wait lang. Ayan yung mga churches na yan. Wag na wag daw i-entertain or papapasukin ng bahay. Kasi guys, ganito yan. May mga friend ako na nakaranas na talaga ng ganyan sitwasyon na, alam mo, in-entertain nila. Kasi syempre, ba diba, tayong mga Pinoy kasi, pag may pumakatok talaga sa bahay natin, ayaw natin na nababastos. And yung iba kasi mga Korean, sasabihin lang nila na mabilis lang naman, may papakita lang, may papabasa lang. Tapos very friendly yung kanilang approach sa'yo. So ikaw, syempre, ba diba, bilang Siyempre, bilang tao din naman, mabait naman yung tao. So, tayo, sige, pasok, ganyan. So, makikipagkwentuhan, makikinig ka. Ang problema, guys, pag ganun yung ginawa mo,
Or minsan, di ba, aayain kayong pumunta ng church. And pag naaya kayo, dito sa South Korea, medyo pera-pera po yung church dito. Kaya marami talagang marami din mga foreigners na alam yung ganun sitwasyon. Kaya yung mga baguhan is magandang malaman nyo po ito na dito guys is hindi naman lahat ng churches, pero karamihan po sa kanila is talagang pera-pera. Pera-pera, magbabayad ka sa kanila, na magbibigay ka ng pera, ganyan. And hindi ka basta-bastang makakalabas doon pag once na in-entertain mo or pinayagan mo sila na ano na, okay, sige, pupunta ako sa church mo kahit isang beses or dalawang beses. Parang ganyan, pakikibagay lang ba? Pakikisama lang. Pag ginawa mo yun, makulit sila. Hindi ka nila tatantanan. As in, talagang tatawagan ka, pupuntahan ka, kakatukin ka sa bahay niyo. So, mas magandang gawin talaga is huwag na lang silang i-entertain. Kahit na parang ang rude, parang bastos, pero mahirap kasi talagang i-entertain, mahirap umpisahan. Kaya isa sa mga inaano ko, eh, kagaya nga niya sabi na Chelax, na huwag tayo mag-i-entertain ng mga taong kumakatok sa mga bahay-bahay. Dito naman sa Jeonggwan, dito naman sa bahay namin, wala pa akong na-experience na ganung bagay. Wala pa naman naliligaw sa amin na nagbabahay-bahay. Kaya thankful ako kasi minsan din talaga pag may kumakatok, hindi ko maiwasan na, alam mo yung parang i-open, ganyan, kausapin pag kinakausap ako. So, thankful ako na wala pa naman akong ganun na experience dito sa bahay. And, pangalawa guys, yung mga pag nasa labas ka, di ba, mamamasyal kayo ng mga kaibigan mo, ganyan. Sa mga pasyalan, alam din natin yan, kahit nga sa Pilipinas, di ba, may mga lumalapit sa atin na mga nasa church, ganyan. Alam mo yung, alam nilang foreigner ka, tapos, sasabihin nila na, kukoreanin ka nila. Tapos, sasabihin mo, syempre, hindi ka marunong talaga mag-korean. So, ang gagawin mo, mag-i-English ka, di ba? Para bang, may ano ba na, hindi ako marunong mag-korean, ganyan. So, mag-i-English ka, eh sila, yung mga nasa daan na nag-a-approach ng mga foreigners, marunong din yan sila mag-English. Ang masama pa, yung iba, marunong mag-Tagalog. Kasi di ba, pupunta yan sila ng iba't ibang bansa. So, alam mo yon, yung parang talagang medyo namimilit sila. Kaya mas maganda talaga, hanggat maaari, huwag talaga natin i-entertain sila kung lalapit sila sa'yo. Iwasan mo sila nang hindi naman sobrang rude. So, yun yung mga bagay guys na gusto kong i-share talaga, lalo na sa mga Pinay na mabago dito sa South Korea. Huwag po talaga tayo mag-i-entertain ng mga taong hindi natin kilala. Tapos yung mga about sa church, yan isa pa sa talaga na dapat nating iwasan, yung mga nasa sa simbahan. Kasi mahirap po talaga silang iwasan pag in-entertain mo na, binigay mo yung number mo, tatawagan ka talaga nila, as in hindi ka nila tatantanan, as in mahirap silang iwasan once na in-entertain nyo na po sila. So kailangan mag-ingat at hanggat maaari, yun nga, huwag natin umpisahan na makipagkaibigan sa kanila. Iwasan natin sila na, in a good way naman, na hindi tayo lalatas na bastos. So yun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo. Sana may natutunan kayo and sana nakatulong sa inyo itong video ko. Sobrang haba na naman. Ano ba naman yan? Bakit napakahaba ako mag-video ngayon? Hindi ko maintindihan. So, ayun. Maraming salamat ulit sa inyo guys sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga video. Pwede nyo akong i-like sa aking FB page, makipagkwentuhan, o may tanong kayo, pwede nyo akong message, Pinay Adjuma. And meron din po akong IG, Instagram, ayan, pwede i-follow nyo ako doon, at Pinay Adjuma 18. So, ayan, thank you so much guys. Hanggang sa muli. Annyeong! Ingat-ingat!